Desmond Bane, mga idol, kahit second year player pa nga lang sa NBA ay talagang nag-perform na sa playoffs. Nag-average nga siya ngayong series nila against sa Timberwolves ng 23.5 points per game, 4.3 rebounds at pati na rin 2.2 assists. At alam niyo ba, mga idol, pang 30th pick nga itong si Desmond Bane, mga idol, ng Boston Celtics. Kaso, tinrade nga siya sa Grizzlies para nga sa second round pick. At ngayon ngang nakita ng mga idol ng mga Lakers fans ang tunay na potensyal neto ni Bane ay nanghinayang nga sila, mga idol. Dahil noong 2020 NBA draft ay hawak na ng Lakers, mga idol, ang 28th pick at meron nga sila sanang tsansa na i-draft etong ngang si Bane. Kaso nga, mga idol, ay tinrade nila ang pick nilang yon kasama si Danny Green para nga sa isang taon lamang ni Dennis Schroeder sa Lakers. Nasayang ng todo, mga idol, yung 28 pick na yon ng Lakers na sanay din draft nila itong si Desmond Bane. Winnerk out pa naman nila ito, mga idol, nung bago pa sila madraft. Kaso mukhang mas naisip ni Rob Pelinka na mas okay na kuha ni Schroeder kesa nga i-draft itong highly talented na si Desmond Bane. Pero anyways nga, mga idol, ano bang masasabi nyo sa mga pagsisisi ng mga Lakers fans? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion. At sa ating next balita nga, mga idol, ay pag-uusapan natin itong si Mark Jackson. Dahil mukhang hindi nga lang sa team ng Los Angeles Lakers siya nakakakuha ng interview para nga maging isang head coach. Pati na rin sa Sacramento Kings, mga idol. Nag-emerge na nga itong si Mark Jackson bilang finalist sa mga candidate nitong Sacramento Kings na kukunin nga nilang next coach. At mukha ngang hindi magiging madali, mga idol, para nga sa Lakers kung sino ang kanilang pipiliing mga coach dahil may mga karibal din silang NBA team. Next balita naman tayo, mga idol, itong si Devin Booker at ang team ng Phoenix Suns ay pinarusahan ng NBA. Pinatawa ng $25,000 na fine dahil hindi nga sila naging tapat, hindi sila naging honest sa pag-report kung ano ba talaga ang naging injury ni Booker. Diba sinabi halos 2 to 3 weeks ang kanyang itatagal? Pero mga idol, wala pang ang isang linggo ay nakabalik na siya. Kaya nga, mga idol, itong NBA, ginawang example ang team ng Phoenix Suns na kapag nagsinungaling nga sila about sa injury report ng isang player nila ay paparusahan sila. At yan ang nga lamang din muna, mga idol, para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!